Hi guys, welcome back to Lynn Kurisma Channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga tao naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell kung paano ninyo kontrolin ang inyong partner. Kung ikaw ay isa sa mga may partner na sobrang hirap mong kontrolin, hindi ito nakikinig sa inyo, sa halip na pinakikinggan nila yung mga sinasabi mo sa kanila, ay lalo pa kayong inaasar, lalo pa kayong ginagalit. So meron tayong pamamaraan na ang inyong partner ay makikinig sa inyo at sinusunod ang gusto ninyo. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So pwede rin itong gawin kung meron kayong anak na matigas din ang ulo, pwede nyo rin itong gawin. So, ngayon ay sa materialis ay kailangan lamang natin dito ng isang papel. Kailangan natin na isang butil ng bawang na hindi po nabalatan. At kailangan natin syempre ng panulat. Pwede kayong gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen, lapis. So, pwede po kayong gumamit. Ang importante ito ay nakakapagsulat. So, kung ready na ang materialis na inyong gagamitin, ang isunod ninyong i-ready is ang inyong sarili. I-ready ninyo na kailangan na may lubos kayong paniniwala sa inyong ginagawang spell ngayon. And kailangan na wala kayong pagdududa, alam mo sa iyong sarili na matutulungan ka nito. And wala kang dapat galit sa taong inyong gagawan, dahil yun po ang isa sa mga kailangan din natin dito, na dapat wala kang galit kay target. Dapat po buo po din ang inyong paniniwala at gawin ninyo ito na may lubos na paniniwala. At kiniklaim ninyo sa inyong sarili na matutulungan ka nito. And ayun, gumawa ka na may na nasa focus, wala ka dapat na mga problemang iniisip. Dapat po ay buo po or nakafocus po talaga ang isipan mo sa inyong ginagawa. So, kapag ready na ang lahat, ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. So, ang unang-una natin gagawin, and nakalimutan ko, kailangan din pala natin dito ng inyong medias. Yung medias ninyo na nasuot nyo. Yung medias na hindi pa nalalabahan. Yung lumang medias na nasuot mo na tapos hindi mo pa panalabahan, yun po ang yung gamitin mo. Huwag kang gumamit ng medias na hindi pa or na yung malinis. At ngayon kapag ano na is ayun, pwede mo nang umpisahan. Ang gagawin mo dito is isulat mo lamang 5 beses po yung pangalan at apelyido ni target sa papel. Pangalan, apelyido ni target dito sa papel. So, kapag naisulat mo na ng 5 beses yung pangalan at apelyido ni target sa papel, ang gagawin mo, yung butil ng bawang ay ilagay mo sa loob ng papel or sa gitna ng papel. And i-make sure mo po talaga na yung butil ng bawang mo is makatas. Yung butil ng bawang na fresh po. Huwag yung butil ng bawang na akala mo ay fresh. Pero pagpisil mo is malambot na sa loob. Malambot na doon sa loob dahil tuyo na. So, mas maganda is fresh po talaga ang inyong gamitin. So, ngayon, kapag ano, ilagay mo lamang dito sa loob ng papel at itupi mo ng papunta sa inyo.
itopi mo, ibalot mo lang yung bawang dito sa papel. And kung magtatanong ka ilang tupi, wala pong limit. Ang importante ay mailagay mo yung bawang dito sa loob ng papel. At kunin mo ang inyong medias at ilagay mo doon. At sa medias naman, kahit anong klaseng medias ha, and magtatanong ka kaliwa ba or kanan na medias, kahit anong medias, dahil hindi naman natin malalaman kung saan yung kaliwa, saan yung kanan na medias natin isinusuot. Ang importante na nasuot yun nating medias, yung hindi pa nalabhan na medias. Ilagay mo ito doon sa loob ng medias at ibalot ninyo doon at saka mo hawakan yung medias at hilingin mo dito na sa pamamagitan mo, ang taong ginawan ko nito ay susundin niya kung ano man sasabihin ko sa kanya. Ako lang yung pakikinggan niya at wala nang iba pa. Sa akin lamang siya makikinig at susundin niya ako ano man ang gusto ko. So, gawin mo ito na may lubos na paniniwala. Gawin mo ito ng buong pusong paggawa. Gawin mo ito na alam mo sa iyong sarili ay matutulungan ka nito. So, pagkatapos noon ay ilagay mo ang media sa loob ng inyong cabinet or sa ilalim ng inyong kama, sa ilalim ng inyong higaan, pwede nyo siyang ilagay. And hayaan nyo siya doon hanggang maramdaman nyo na gumana na ang inyong ginawa. And kapag gumana na, pwede nyo nang labahan ang inyong medias at ito pwede nyo nang itapon. And gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday ng kahit anong oras. Basta Tuesday or Friday. So, kailangan na malakas yung paniniwala natin sa paggawa ng ritual. And ayun, kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Laging tatandaan, ang paggawa ng ritual ay hinding-hindi ito pinagsasabi. Ang paggawa ng ritual ay tahimik lamang. Ang paggawa ng ritual ay hindi hinihintay ang mabilisang talab. Ang paggawa ng ritual ay marunong maghintay, tiyaga, paniniwala, tiwala sa inyong ginawa. At wag na wag niyo po talaga itong pagsasabi kahit kanino. So dapat ikaw lamang po ang nakakaalam sa inyong mga ginagawang ritual para naman ay mas mabilis ninyo itong mapagana at mabilis or maganda ang epekto nito. Dahil pinagsasabi ninyo ito, posible itong hindi gagana or gumana siya. At yung tipong gumana na siya saka mo siya pinagsasabi, posible din ito mawala ang visa nito. So ayun, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.